Alright, so Jeff Gamma Summary sa IST Knowledge. So, pinakita ko na sa inyo yung sample ng for loop. And, ang ating tutorial naman ngayon is tinatargeting Java, break, and continue. Okay. So, pag sabi ng Java break, nakita nyo yung break na yan sa ating switch statement. So, piniliwanag ko yung last tutorial. So, nag-terminate ng code block natin. And while continue is vice versa. Okay? So, let's for a sample for. So, gamit yung for loops for int. For int. I is equals to 0. Sample. And then, magka-count ulit tayo ng I is less than 11, tapos semicolon, tapos yung process incrementation i++. And so ngayon i-break natin yung code na yan. So di ba alam nyo na magbibilang yan from 0 to 10. Ang gusto natin mag-break pa lang siya for the certain number. For example, gawa tayo ng if statement. If I is equals to 4 or 5. Alam nyo naman, pwede kayo mag-create ng if statement sa loob ng mga loops natin. Then break. Okay, mag-break na siya kagad siya. Okay, tapos i-output natin. So system.out.println i. Okay, tapos increment ulit tayo i equal to 1cat. So ngayon, yung for loop natin, alam natin na magbibilang yan. So para makita nyo, cut ko yan, then play natin. Magbibilang yan from 0 to 10. Okay? At naka-ln yan. Print lang para single line na. Magbibilang yan from 0 to 10. Okay? Pero pag ginamitan siya ng if statement. So, explain yan, kapag umabot siya sa 5 hanggang dito, break na kagad yung code natin. Okay? So, tingnan natin. So, play. Ayun. So, hanggang 4 lang siya. Kasi, I is equals to 5. That is true. Then, break ang code. Okay? Pero, pag ginawa natin siyang less than to 5, tingnan natin kung mag 1 to 5 siya. Ayun, hindi na. Kasi, hindi niya. The I is less than or equal to 5. So, break natin sa equal. Nakikita nyo, mag-break na yung codes niya sa 5 pa lang. Break na siya. So, magbibilang siya hanggang 4. So, nababypass niya yung incrementation ng for loop kapag gumamit tayo ng break code. Okay? And the statement. Okay? So, pinakiba na continue, that is vice versa. So, pag ginawa siya continue, okay, if i is equal to 5, that continue natin yung code, yung process, then output natin yung mga numbers. Makita nyo, 1 to 10 pa rin sila, or 0 to 10 pa rin sila. Okay? So, gamitin nyo yung gantong sample kapag gusto nyo mag-break ng loop nyo for the certain amount, or for the certain number. Okay? And that's it. Salamat. And don't forget to subscribe my channel. Out.